Tulad mga idol, bumili ako ng bago. Ito, 61 pesos ang isa. Ayan, 61 pesos ang isa. Crown man. Nasa mga idol, tutul. Tutul ito lang. Thank you.
So yan na, natapos ko na. So naglagay ako ng lock. Ganun kasi malaki nga masyado kaya yan, naglagay ako ng nakalock dyan, diba? Kung gusto kong buksan mas naman kasi dyan i-lock mo na lang bila para fix. Salamat sa panonood mga idol. So yan mga idol, good morning. Yan. Nag-iipit na ako ng sanding sealer. So lahat. Ikatlong coat ko na to mga idol. Medyo lumalabas na ang kulay niya. Tapos mga idol, kaya linagyan ko ng 3 coats to kasi para mas lalong kuminang. Kuminang pa itong ginawa natin pag nalagyan mo ng top coat. Nakakatulong ang sanding sealer mga idol para mas lalong mapakinang pang ating ginagawa lalo na pag tayo nag top coat. Yan, mga idol, 3 coats na yan. Kahit sa mga to singit-singit niya, lagyan natin. Yan, mga idol. Huling patong ko na ito mga idol. Itong singit-singit na lang, hindi ko pa natapos. Pansin nyo. Kaya, kung sa inyo, napapanood yung mga video ko mga idol, yan. Yan ang tamang proseso. Okay nang damihan mo ng sanding sealer kaysa magkulang ka. Siyempre, hindi rin yung hindi rin ikakaganda ng gawa mo yun mga idol eh. Kapag binibitin mo sa preparasyon ang mga ginagawa mo. So yan mga idol, mamaya magmimix tayo ng pang top coat. Tingnan nyo mamaya, magmimix ako. Papatuyin ko na lang to, tapos isasan ko ng 240 grit, tsaka ako magta top coat. Sige mga idol. So yan mga idol, at magtatapot na ako. Itong mga gagamitin ko, yan. Medyo tumaas konti ng presyo. Dati 71 lang yan eh. Ngayon 75 pesos na. Yan. Itong mga to mga idol, nabili ko sa City Hardware. Lahat ng to. Ito naman, locker thinner, saka locker flow. Tapos mga idol, yung paint brush na ginamit ko, yun pa rin yung dati. Yung kung anong ginamit ko nung nag-sealer ako. Ang paraan mga idol para matiyak na malinis to at wala nang sanding sealer na natira, hugasan mo lang ng locker thinner. Yan. Yan yung mga idol. Oh. Kapalinis siya. Yan. Diba? Kesa gumamit ulit kayo ng iba pa, yung bago, why not na hugasan nyo na lang para sa ganun makatipid kayo. Pero kung hindi kayo nagtitipid mga idol, okay lang na gumamit kayo ng bago, di po ba? Yan mga idol, at nakaraan ng 30 minutos, pwede ko nang lihain yan. Liha tayo ng ito na kasi mula akong 240 grit eh, 220 grit na sandpaper. 10 pesos lang yan mga idol. Sige mga idol, at magliliha na ako. Thank you.
So ayan mga idol, nag first coat na ako. Magantay lang tayo ng 15 to 30 minutes para i-second coat to. Ito mga idol, magki 3 coats tayo. Yan. Kapag natuyo na to ng 15 to 30 minutes, pwede nyo na siyang i-light sand ng 220 grit din. Ginamit natin kanina sandpaper. After nun, pwede nyo nang i-top coat ulit. Yan mga idol. Mas maraming top coat, mas makinang at mas matibay. Yan mga idol. Sige, hanggang dito na lang. So ayan mga idol, at natapos ko na 3 coats ko na ang ating gate. Yan, naglagay na ako ng top coat na 3 beses. Yan mga idol, tignan nyo. Tignan nyo yung itsura, makinang na makinang siya. So mga idol, kung makikita nyo, makislap na makislap yan. Yan. So mga idol, kahit natural, yan. Basta sundin nyo lang yung nasa video na ginawa ko regarding sa kung paano mag-varnish ng kahoy. Yan. May mga steps na yan mga idol, kung paano nyo tamang gawin. So mga idol, oh. Yan. Makinang na makinang yan mga idol. Hanggang sa likod. Ito naman mga idol, regarding dito sa mga pocket hole na nakikita nyo. Ang paraan para matakpan yan mga idol at magbigay din ng design dito sa ating ginawang gate, lagyan lang natin to ng sabihin na nating 1.5 inch na slats. Tapos takpan na natin yan. Yan. Magiging design na din yan mga idol. Tingnan nyo pag nakabili ako at ilalagay ko. Mawawala na tong pocket hole na to. Tapos gaganda pa yung view sa harap. Mga idol. Yan o. Thank you.